Kanya-kanyang paliwanag ang mga motoristang nahuli sa unang araw ng pagpapatupad ng eksklusibong motorcycle lane sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Apela ng MMDA, sana matuto na ang mga pasaway na motorista sa lagpas 2 linggong dry run nito. May balitang A to Z si Ace Cruz. Magkano nga lang sasahurin mo, itutubos mo nito. Ano pang kakainin natin yan? Pauwi na sana ng bahaya mag-asawang Honor at Gigi ng tiyempong masampulan sa unang araw ng panghuli ng mga lumalabag sa motorcycle exclusive lane sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Depensa niya. Kapag nag-signal ka, may mabibilis din. Hindi ko. Kaya doon nga ako dumaan sa bandang kaliwa kasi u-turn nga kami. Eh ngayon titikitan kami, paano yan? Ang ilan naman, hindi raw alam na may umiiral na ganitong polisiya. Ngayon ko lang kasi nalo, galing ako dito sa subdivision eh. May kinuha lang ako eh, hindi kaagad ako nakapihit eh. Kasi marami akong kasabay eh. Ayon sa MMDA, aabot sa lagpas 1,000 ang mga nahuling lumabag dito mula sa motorsiklo at pribadong sasakyan. 500 pesos ang multa sa mga mahuhuling pribadong sasakyan at motor. 1,200 pesos naman kung pampublikong sasakyan. Kahit panawagan ngayon ang MMDA sa mga pasaway ng mga motorista na pumapasok at lumalabas exclusive motorcycle lane, sana naman daw ay natuto na sila sa naunang pagpapatupad dito noong mga nakaraang linggo. Hopefully, with that span na ginawa naming dry run, sana naman ngayon respetuhin na nila at sumunod sa aming bagong programa. Prime purpose natin ito is to promote road safety and to promote traffic discipline. Ang ilang motorista naman, suportado exclusive lane, pero sana raw ituloy-tuloy ang mahigpit na pagpapatupad nito. Kung minsan, bigla, andito ka sa wala ka naman sa motorcycle lane, bigla silang kakaliwa eh. Nagugulat ka lang, bigla silang... Sa datos ng MMDA noong 2022, sa Quezon City kung saan mahigpit na ipinatutupad ngayon ang exclusive motorcycle lane, umabot sa higit 9,000 ang naitalang motorcycle-related accidents. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz.